Kabi-kabila na naman ang serya ng pagkakapatay sa mga sangkot umano sa droga sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga insidenteng ito gustong paimbestigahan ni Senadora Laila De Lima sa Senado. Inalmahan naman ito ni Solicitor General Jose Calida at sinabihan ng pulisya na huwag matakot sa anumang imbestigasyon sa Senado. Sabi pa niya kay De Lima mag-review raw ng criminal law ang sagot ng Senadora sa report na ito. Nakorner ng pulisya ang tulak umano ng droga na si alias Tisoy matapos itong magtangkang tumakas kasunod ng ikinasang by-bust operation sa Binyan, Laguna. Nagpaputok ang mga pulis habang papatakas daw ang suspect. Nabaril si Tisoy at napatay. Ayon sa pulisya, bukod sa pagtutulak umano ng droga, dinadaya pa raw ng suspect ang kanya mga kliyente. Hinahaluan daw niya ng tawas o menthol candy ang ibinebentang shabu. Nakuha sa kanyang mahigit 20,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu, kalahating kilo ng marihuana at isang barel. Nanlaban din daw sa pulisya ang isang tulak umano ng shabu sa Lipa City, Batangas, kaya binarel at napatay ng mga pulis. Ayon sa pulisya, bumunot ang barel at nakipag-inkwentro si Rolando Belen nang malamang pulis ang katransaksyon niya. Nakuha sa suspect ang isang barel at 5 sachet ng hinihinalang shabu. Giit ng isang kaanak ng suspect, hindi drug pusher si Belen. Sa General Santos City naman, napatay rin ng mga pulis ang isa pang tulak umano ng shabu. Iahain daw sana ng pulisya kay Eddie Arisgado ang isang search warrant kaugnay ng droga. Pero pagdating ng mga pulis, bumunot umano ng barel ang suspect kaya inunahan siya ng mga pulis. Nakuha sa kanya ang isang barel at ilang pakete ng umano'y shabu. Ang sunod-sunod na insidente ng pagkakapatay sa mga suspect sa mga operasyon ng pulisya kontra droga, nais nang paimbestigahan sa Senado ni Senadora Laila De Lima. Pero sa press conference sa PNP kanina, sinabihan ni Solicitor General Jose Calida ang mga pulis na huwag matakot sa mga imbestigasyon. Sawang-sawa na raw ang bansa sa mga krimeng dulot ng droga, kaya hindi raw nila hahayaang maantala ang kampanya ng pulisya kontra droga. Nariyan daw ang kanyang opisina para protektahan ang mga pulis na ginagawa lamang ang kanilang tungkulin. The Office of the Solicitor General will be the first line of defense. We will assess whether the investigation is really in aid of legislation. If it is not, then we will advise the PNP not to attend. Banat pa ni Calida kay De Lima. Secretary De Lima was the Secretary of Justice for 6 years. What happened during her tenure? Lalong lumakas ang proliferation ng droga even in her own turf at the National Penitentiary. I believe Senator De Lima should review her criminal law. Sige, that's all for now. Buwelta naman ni De Lima, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Kasama na raw rito ang pag-iimbestiga sa mga posibleng summary execution para makatulong daw sa pagbalangkas ng batas. Kasama po yan sa trabaho ng mga mambabatas na kapag may naiisip na piece of legislation o posible na pwede magkaroon ng piece of legislation to address a particular situation, to address a particular issue, ay pwede ho. Inulit din ni De Lima ang pinangunahan niya noong mga raids sa Bilibid laban sa patuloy raw na drug trade ng mga nakakulong na drug lord. Sinagot din ni De Lima ang patutsada ni Calida na kailangan daw niyang mag-review ng criminal law. I know my criminal law. I studied in San Beda just like the president. Ayon naman kay Human Rights Commissioner Roberto Cadiz, tila pinepersonal umano ni Calida si De Lima. Okay. Yung Senate hearings, it's well within the rights of the senator to call for a hearing. And I think it's well justified. The circumstances call for it. In aid of legislation, nothing can prevent the senators from conducting an inquiry. CPNP Chief Ronald Bato de la Rosa hindi nagpapatinag. Ipagpapatuloy raw ng pulisya ang laban kontra droga, pero di raw niya kukonsintihin ang mga vigilante. Marami pong mga drug lords dyan na may koneksyon. Sigurado ako, titirahin kami dyan sa kanilang mga koneksyon. Konektado yan sila from the fiscals to the judges, to the congress, to the... pati sa media. Nasisira ng kapulisan dahil yan ang gusto nila.
Yan ang gusto nila, na malulumural ang pulis, kasuhan nila kaliwa kanan para mag-slow down kami sa aming effort. But no, with the assurance of our soldier, abante kami, walang atrasan.